Naranasan mo na bang maliitin dahil sa hindi ka mayaman? O kaya naman ay hindi ka pansin ng ibang mahal mo sa buhay dahil wala kang pera? Halina at pakinggan natin ang istorya ng isang lalaki na hiniwalayan ng kanyang kasintahan dahil siya ay isang hamak na mahirap lamang. Tuklasin natin ang nakakagulat na mangyayari sa dalawa. Pero bago natin simulan ang istorya, please like, share and subscribe and click the notification bell para sa mga susunod ko pang mga uploads. Isang araw, masayang nagmamahalan ang magkasintahan na si Leo at Gina. Si Leo na hindi lumaki sa yaman at kung manamit ay laging wala sa uso dahil wala naman siyang pambili ng magagarang mga damit. Samantalang si Gina naman ay lumaki na may kaya sa buhay. Maganda manamit at disenteng tao. Masaya naman sila sa kanilang relasyon at tumagal din sila ng 2 taon, ngunit may isang problema ang lagi nilang pinagtatalunan at iyon ay ang pananamit ni Leo. Meron silang pupuntahang kasiyahan at nandun din ang mga kaibigan ni Gina. Leo, yan ka na naman. Madaming tao sa pupuntahan natin tapos ganyan ang pananamit mo? Paano yan? Kasama ko yung mga kaibigan ko dun. Gusto mo bang mapahiya ako sa kanila? Naiinis na sabi ni Gina. Pasensya na, Gina. Ito na kasi talaga yung pinakamaganda kong damit. Hindi ko naman gusto na mapahiya ka nang dahil sa akin. Sorry, Gina, pero wala na akong ipapalit pa dito. Nanliliit na sabi ni Leo. O sige, tara na nga. Okay na yan. Wala na eh. No choice na naman. Baka malit pa tayo. Sabi ni Gina. Pumunta si Gina at Leo sa kasiyahan at sinalubong sila na kanilang mga kaibigan. Madaming kaibigan si Gina at mayayaman ito. Madami din doong bagong muka na hindi nila kilala dahil malakihan ang kasiyahan na ito. Lumapit ang mga kaibigan ni Gina sa kanya at may kasama itong mga lalaki na hindi niya kilala. Uy Gina, ito nga pala si Julius, Carlo at Eric. Pagpapakilala ng kaibigan niya. Hay sa inyo, ako nga pala si Gina. Pagpapakilala ni Gina. Mayaman pala itong si Gina ha? May kasama pa siyang bodyguard. Sabi ng isang lalaki. Hindi alam ng lalaki na kasintahan ito ni Gina. Kaya naman agad sinanyasan ng kaibigan babae ni Gina ang lalaki at agad lumayo siya. Nakaramdam naman ng hiya si Gina sa kanyang narinig. Dahil nga napagbintangan na bodyguard ang boyfriend niyang si Leo. Sabi ko sa'yo eh, ayusin mo naman kasi ang pananamit mo. Ayan, nakita mo? Napagbintangan kang bodyguard ko. Naiinis na sabi ni Gina. Sorry talaga Gina. Sa susunod, pag-iipunan kong makabili ng bagong damit para hindi ka na napapahiya. Sagot ni Leo. Maya-maya lamang ay nagkakainan na. At nasa iisang mesa lamang itong si Leo, Gina at ang mga kaibigan nito. Habang kumakain sila ay hindi sinasadya ni Leo na matamaan niya ang baso at nabasag ito sa sahig. Nagtinginan ng mga tao kay Leo at napahiya na naman itong si Gina. Tumayo si Gina at sinigawan niya si Leo. Ano ba naman yan Leo? Hindi ka kasi mag-ingat. Lagi mo na lamang akong napapahiya. Sawang-sawa na ako sa'yo. Sige, maghiwalay na tayo. Pagalit na sabi ni Gina habang naglalakad ito ng mabilis papalayo. Wala nang nagawa pang aksyon si Leo dahil napahiya din siya sa harap ng madaming tao. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na din sinuyo ni Leo si Gina dahil alam niya naman na hindi gusto ni Gina ang estado niya sa buhay. Kaya unti-unti siyang nawawala ng halaga dito. Dumaan ang 5 taon ay nagkaroon ng bagong maliligaw si Gina at yun ay si Joaquin. Lumaki itong mayaman at maitsura. Ibang-iba ang katayuan nito sa buhay kung ikukumpara mo sa dati niyang kasintahan na si Leo. Tumagal ang paniligaw ni Joaquin at sinagot na ito ni Gina. Joaquin, sinasagot na kita. Salamat sa lahat dahil nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko. At hindi mo ako pinababayaan, sabi ni Gina. Masayang masaya talaga itong si Gina dahil alam niyang hindi siya para mapahiya dito kay Joaquin
dahil may pagmamalaki naman talaga ito. Isang araw, masayang-masaya si Joaquin dahil may nangyaring maganda sa kanyang buhay. Napansin naman ito ni Gina kaya tinanong niya ito kung bakit siya masaya. O Joaquin, bakit naman ang laki-laki ng ngiti mo? Nagtatakang tanong ni Gina. Eh, paano naman kasi? Maganda ang naging performance ko sa trabaho at itinaas ng boss ko ang aking posisyon. Lalaki na ulit ang sweldo ko. Masayang sagot ni Joaquin. Naging magkaibigan si Joaquin at ang kanyang manager. At si Joaquin ang isinasama nito tuwing meron silang malalaking project dahil talaga mapagkakatiwalaan at mahusay na empleyado ito. Isang araw, umuwi si Joaquin galing sa kanyang trabaho at madami itong pasalubong kay Gina. Gina oh, madami akong pasalubong sa'yo. Binigyan kasi ako ng bonus ng boss ko eh. Namasyal kami at binigyan niya ako ng pera. Masayang sabi ni Joaquin. Madami talagang pasalubong itong si Joaquin. Mga damit, pagkain at iba-iba pang mga bagay na mamahalin. Tuwang-tuwa naman si Gina sa mga pasalubong ni Joaquin at napupunan naman ni Joaquin ang kanyang mga gusto sa buhay. Hindi tulad ng dati niyang kasintahan na kahit isang damit ay hindi maibili ang kanyang sarili kaya lagi siyang napapahiya sa lahat ng bagay. Dumaan ang ilang araw ay magkakaroon daw ng kasiyahan. Inimbitahan si Joaquin ng kanyang boss na kung pwede siyang umattend dito. Joaquin, pwede ka bang umattend? Huwag ka mawawala sa kasiyahan ha? Ikaw kasi yung isa sa pinakamagaling kong empleyado. Sabi ng manager ni Joaquin. Oo naman boss. Maraming salamat nga pala sa mga tulong na ibinibigay mo sa akin. Pasasalamat ni Joaquin. Sinabihan ni Joaquin si Gina na kung pwede itong sumama sa kasiyahan at hindi naman ito tumanggi. Gina, pwede ka bang sumama bukas sa kasiyahan? Ipapakilala din kita sa boss ko. Malay mo, ipasok ka din niya sa trabaho. Paaniyaya ni Joaquin. Oo naman, sige. Buti na lang, maaga mong sinabi para mapaghandaan ko ang aking susuotin. Sagot ni Gina. Kinabukasan ay naghanda na ang magkasintahang si Joaquin at Gina para sa gaganaping malaking event. Bihis na bihis silang dalawa at pinagtitinginan sila ng mga tao. Wow! Ang ganda naman pala ng kasintahan ni Sir Joaquin. Sabi ng mga tao sa paligid. Maya-maya lamang ay nakita na ni Joaquin ang kanyang manager. Uy, yun pala ang boss ko. Tara Gina at ipapakilala kita sa kanya. Sabi ni Joaquin habang hinihila si Gina papalapit sa kanyang manager. Nakita ni Gina ang manager ni Joaquin na nakatalikod at nakasandal sa isang magarang kotse. Sobrang ganda ng pananamit nito at kitang-kita mo ang kotse na hindi kayang bilhin ng simpleng tao lamang. Tinawag naman ito ni Joaquin kaya humarap ito. Nagulat naman si Gina sa kanya nakita. Leo? Ikaw ba yan? Bulong ni Gina. Hi sir, si Gina nga po pala, girlfriend ko. Siya po yung lagi kong inuuwian ko ng pasalubong galing sa mga lakad natin, sabi ni Joaquin. Pagkatapos niya itong ipakilala, ay bigla namang nagpaalam si Joaquin na mag-CCR lamang ito dahil nakaramdam siya ng asim ng sikmura. Leo, ikaw ba yan? Tama ba ang nakikita ko? Ikaw ang boss ni Joaquin? Nagtatakang tanong ni Gina. Oo Gina, ako to. Ako to si Leo. Sagot ni Leo. Anong nangyari? Bakit ganyan ka na ngayon? Totoo ba to? Nagtatakang tanong ni Gina. Oo, salamat nga pala. Maraming salamat sa iyo, Gina. Pagpapasalamat ni Leo. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Dati lang, bigla kitang iniwan. Nanliliit na boses ni Gina. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi ikaw yung naging inspirasyon ko. Dati kasi wala akong may pagmamalaki. At simula nung napahiya ako sa maraming tao, ay ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako at yayaman ako. Kung hindi mo naman yung nagawa sa buhay ko ay wala magtutulok sa akin para magsikap. Sagot ni Leo.
Maya-maya lang ay nakabalik na si Joaquin at nagkausap-usap silang tatlo. Hindi na nila pinag-usapan pa na dati silang magkasintahan at sa panahon na iyon ay hiyang-hiya si Gina para sa kanyang sarili at nanliliit siya sa narating ng dati niyang kasintahan na si Leo dahil ito pala ang boss ng kanyang bagong kasintahan na si Joaquin. At dito na po nagtatapos ang istorya. Sana ay nagustuhan niyo ito. Maraming maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa mga susunod ko pang videos. Muli ay bumabati ako ng magandang buhay. At God bless us all.